mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Nakapostura na si Aling Tanya. Handa na siyang dumalo sa reunion ng kanilang angkan na gaganapin ngayong araw. Darating kasi mula sa malalayang lugar ang iba sa kanilang mga kaanak na noon ay hindi nila madalas makita. Kaya naman kahit nagdadalawang isip ay napilitan pa rin silang dumalo. Kasama ni Aling Tanya ang kanyang asawang si Mang Oscar na isang tricycle driver. Pareho silang nakasuot lamang ng simpleng mga suotan dahil doon sila komportable. Pagkatapos sila maganda ay sumakay na sila sa tricycle na siya nila magsisilbing service ngayong araw. Maya-maya lamang ay naroon na sila sa itinakdang lugar ng kanilang reunion. Tanya, ikaw na ba yan? Natutuwang bati ng kanyang mga pinsan kay Aling Tanya. Matagal din silang hindi nakita-kita, halos 10 taon din. Simula na magkaroon sila ng kanya-kanya nilang mga asa-asawa. Pare-pareho na din silang maedad ngayon at may mga dalagat binata ng anak. Sa katunayan, ang iba sa kanila ay may mga apo na rin dahil maagang nagsipag-asawa ang iba sa anak ng mga ito. Naku, ako nga ito. Kamusta na kayo? Ganting bati ni Aling Tanya na hindi naman naiwasang mamangha sa nagaganda ang gayak ng kanya mga pinsan. Talagang halatang pinagandaan ng mga ito ang kanilang reunion dahil nakasuot sila ng magaganda at magagarang mga damit na animo mamahalin. Dahil doon ay hindi niya naiwasang purihin ang mga iyon. Ang gaganda ng mga suot nyo, mukhang mamahalin, komento ni Aling Tanya sa kanyang mga pinsan na agad namang nagkatinginan. Naku, ganun talaga nagagawa ng pera, Tanya. Ikaw naman, napakasimple naman ang suot mo. Sita naman ito sa kanya. Napangiwi si Aling Tanya sa narinig. Ngunit minabuti niyang huwag na lamang yung palakihin. Nginitian na lamang niya mga ito. Naku, ganito talaga ako manamit. Hindi naman kasi ako mahilig magsuot ng mga magagara at mamahaling kasuotan Isa pa, sayang sa pera, aniya. Naku, bakit kasi kumuha ka ng tricycle driver lang? Sayang ang ganda mo noong araw dahil isang hamak na mahirap ang kinuha mo. Tingnan mo, hanggang ngayon ay ganyan ka pa rin. Ganyan pa rin ang buhay mo. Nailing pang komento ng mga pinsan niya. Gayong hindi naman sila bulag at nakikita naman nilang katabi lamang niya ang kanyang asawa. Siguro pati mga anak mo maagang nagsipag-asawa dahil nga hindi nakapagtapos ng pag-aaralan . Ang mga anak din naman namin maagang nagkaasawa pero pare-pareho may mga business na ngayon. Maganda naman ang buhay kahit papaano at hindi katulad ng inyo. Tila nagyayabang pangdugtong ng kanyang pinsan na talagang kinakunot ng loo ni Aling Tanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago mga ito. Naghihirap na't lahat ay ganun pa rin ang mga ugali. Ang totoo ay mayaman ang angkan ni Aling Tanya noon. Ngunit ang iba sa kanila dahil sa pagiging maluho ay naghirap. Kaya kinailangan ng mga itong lumayo upang hindi in mabalitaan na mga kaanak nilang nakatira sa probinsyang iyon. Nanatili namang may kaya ang pamilya ni Aling Tanya. Ngunit hindi siya umasa kailanman sa mga ito dahil napakasipag naman ang kanyang asawa. Ginawa nito ang lahat upang mabigyan sila ng maganda pamumuhay kahit hindi ganong karangya. Kaya naman mahal na mahal niya ito at kailanman ay hindi niya ikakahiya ang trabaho nito. Dahil doon ay hindi nakapagpigil si Aling Tanya. Ayos lang na kumuha ko ng isang tricycle driver. Kahit kailan naman ay hindi ako niloko ng asawa ko. Hindi ako kailanman umiyak nang dahil sa kanya. At itinuring niya akong reyna ng aming tahanan. Minahal niya ako ng tapat at taos puso. Kaya nga hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami. O nga't mga nakakuha kayo ng asawang may pera. Pero asa naman ngayon? Hindi ba at pare-pareho ng may ikalawang pamilya? Tanong niya. Natahimik ang mga ito sa sinabi ni Aling Tanya. Lalo na nang hindi nagtagal ay may isang magarang sasakyang pumarada sa harapan ng venue ng kanilang reunion at iniluwa niyo ang mga anak ni Aling Tanya at Mang Oscar. Si Maris na isa ng engineer at si Carla na isa namang CEO ng sarili nitong kumpanya. Halos mapanga mga pinsan ni Aling Tanya nang malaman ng mga ito na ang tricycle driver na hinahamak nila kanina ay nakapagpatapos na pala ng dalawang anak na pa mga professional at matatalino.
Samantalang sila'y pawang mga sawail na anak na palaki. Gayong sila ang may pera. Doon ay napaya sila at talas wala na makamaiharap sa pamilya ni Aling Tanya. Kaya napilitan silang humingi ng tawad sa mga ito. Agad naman yung tinanggap ng mabait na ginang upang hindi na lumaki pa ang gulo. Ang mahalaga para sa kanya ay napatunayan niyang mali ang pangusga ng mga ito sa ama ng kanyang mga anak. Kayo, ano pong aral na natutunan nyo sa kwento natin ngayon? I-comment nyo naman po dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.